Pagkat tayo pong lahat, mga kapatid, nais ng Diyos na maging mabuti tayong tagapagsiwa sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng bagay na kaloob niya sa atin upang sa ngayon ang mga bagay nito ay magbigay ng kaluguran sa Kanya. Magamit natin sa paggawa ng mabuti at para po ma-further o mas lalo pang lumanganap ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Remember, last time, sabi ko nga po na God has a purpose kung tayo Kanyang pagpapalay. Hindi niya tayo patungkol sa biblical na pamamahala. Okay. So, ano po mga prinsipyo ng biblical na pamamahala natin po makikita dito sa The Parable of the Talents? Unang-una mga kapatid, ito yung saligang prinsipyo ng pamamahala. Amen? Kaya gusto dapat yung mababasa natin dun sa verse 14, ang sabi po doon, sapagkat tulad sa isang tao na manlalakbay, tinawag niya ang kanyang sarili mga lipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. The basic principle of biblical stewardship is that God is the owner of everything. Amen? Sino po nagmamayari? Ang Diyos. Sabi din po ng Psalms chapter 24 verse 1, and I believe you are familiar with this, the Lord is the earth and everything. Pero ang lahat na pag-aari ng Panginoon, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Yan po ang saligang prinsipyo ng biblical stewardship. And we have to remember this, that the Lord, the earth is the Lord's and everything. Tayo kasama doon. Lahat ng bagay dito sa mundo, nilikha ng Diyos. Lahat, maging tayo mga kapatid, ay pag-aari ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Praise God. At sabi din po ng Biblia, sabi ni Job, dun sa Job chapter 1 verse 21, sabi niya na, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. Nung tayo po yung pinanganak dito sa lupa, wala tayong dala. Amen? Kaya mga pinanganak dito, naka-diaper na. Wala pa, no? Wala na lang. Sa mga tayo po yung pinanganak dito na, sabi niya, nahubad tayo yung pinanganak dito sa lupa o yung pinanganak mula dito sa ating mother's womb. And sabi din ni Hope na babalik tayo. Nahubad din. Sino makapagsabi sa atin na pag tayo pumatay, kaya natin dalhin kung ano-ano yung mga meron tayo ngayon. Amen? Wala po. Kung kahit nga yung iba, pag namamatay ka, ginagawa ko eh. Pinapasulat sa mga
mga alahas nila, yun ang mga huling habilin nila. Kung nakatayo ko, kakaso ko yung pinakamagandang damit ko. So, yun ang suot sa akin. Suot mo yung mga magkarang alahas, etc. Pero, matatanong mo ba yan? Sa kabilang buhay, hindi mo makakapag-isip pagka pangas, magkatawa mo pa na ito, babalik sa kanyang pinagtulan, saan may iwan yung mga isuot-suot mo? Doon, nakabawal. Tapos na, nakawin mo yan. Amen? Kaya nga, isang kapatid na alam ako, sabi niya, kaya nga, Brad, dito pa lang, inuubos mo na. Dito pa lang. Yung biro niya. Nung kapatid kasi na yun, mahilig ka na eh. Mahilig mag-travel. So sabi niya, kaya nga, dito pa lang sa lupa. Wala na akong iiwan, sabi niya. Amen. Alam niyo mo, madalas din na ano eh. So, kapag, minsan may biro ako, sabi ko, hindi na uso ngayon mag-iwan ng mana. Mana sa mana. Kasi pag kasi yun yung kultura natin, di ba? Kultura natin na trabaho tayo ng trabaho, nag-iwan tayo, tapos yun ang iniwan natin doon sa ating mga anak bilang mga pamana. Pero nag-iwan ako ang kultura ng mundo. Ngayon, ang itinuturo na ng mundo ay huwag ka lang, huwag ka lang mag-iwan ng mana sa iyo. Contrary po yan sa tinuturo ng Biblia. Actually, the Bible teaches na paghanda mo yung next generation. And that's what the Israelites were doing. No? Pinaghahanda po nila yung kinapapasa ng mga susunod na generation sa kanilang mga buhay. Amen. Praise God. So ito po ang saliyang prinsipyo ng Biblia ng pamahala is that ang Panginoon po ang siyang nagmay-may-ari ng lahat. At tayo po ay mga tagapamahala lamang o tagapangasiwa lamang na kumikilos tayo dun sa kanyang kalooban. Amen? So kung ang Diyos ang may-ari ng lahat, tayo po ay mga katiwala lamang. Praise God. So nung simula mo po nagkaroon ng Diyos ang mundo, mga kapatid, nung inilagay niya dun si Adam dun sa Garden of Eden, si Adam siya ang nabigay sa iyo ng kapangyarihan, siya ang nabigay ng kapangyarihan.
worship, ang saligan po ng prinsipyo ng Biblia is that ang nagmamayari ang lahat ng ito ay wala iba kundi ang Diyos. At tayo ay mga tagapakasiwa lamang. Amen? Ano mo lang tinatanggilin natin, nakapangalan mo sa atin yan, meron pang bahay, meron pang lupa, may sakit ka, nakapangalan sa iyo. And yet the Bible says that paano ka nagkaroon na ito? Dahil ang lakas at kapangyarihan ay nagmula sa Diyos. Sa Diyos pa rin yan, ikaw ay tagapakasiwa lamang. Amen? Yes. Amen? Praise God. So, naunawain mo mga kapatid? Yes. Tayo ay mga tagapakasiwa lamang. Amen? Amen? Praise God. So, ano po yung pangalawang prinsipyo? Dati po titignan ang pangalawang prinsipyo ng biblical stewardship is responsibility. Meron tayong mga responsibilidad. Okay. Masahin ko po doon sa verse 15 at verse 18 ng ating context. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento. Ang isa ay dalawa. Ang isa ay isa. Sa bawat isa ay ayaw sa kanyang kakayahan. So lahat po sila, yung mga limpin ng Panginoon na ito sa lupa, ay binigyan ng mga talento, talents. Talents dito equates to kung ano mang sum of money na noong panahon na yun. So binigyan sila. At binigyan sila ayon doon sa kanilang kakayahan. Amen? So mahalaga po ito, no? Hindi lang tayo basta binibigyan o pinagpapala ng Diyos, bagat pinagpapala tayo ayon doon sa ating kakayahan. So kaya nga meron binigyan ng lima, meron binigyan ng dalawa, meron binigyan lang ng isa. Okay. Sampu daw sa panyate, wala pa. Wala pa tayo sa sampu. Lima pa na. So, anong binigay sa atin ng Diyos? Binigyan ba tayo ng lima? Binigyan ba tayo ng dalawa? Isipin po natin, no? O binigyan tayo ng isa? Okay, basahin po. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Verse 16, ang tumanggap ng limang talento ay umalis na agad at ipinangalakal niya ngayon at nakilabang siya ng lima pang talento. Ayan, sabi ni sister, sampu. Kaya na yung sampu eh. Kasi ipinangalakal niya yung lima, naging sampu. Okay. Verse 17, ganyan ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang pa ng dalawa. So, nagdagdagan ulit, nag-multiply yung sa binigyan ng dalawang talento, naging apat. Subalit, ang tumanggap ng isa ay umalis at humukay sa lupa at itinago sa lapig ng kanyang Panginoon. Amen. Praise God. Makikita natin ito, mga kapatid, na kahit ang Diyos ay nagbibigay sa ating lahat ng bagay na masagana para sa ating kasiyahan, ang lahat ng tao ay, o lahat ng ito ay hindi pa rin natin. Wala pong talagang nabibilang sa atin. Yung binigay po ng lahat na ito ay pagmamahari pa rin ng Diyos at yung pong mayari ay siya yung may karapatan. Amen? At yung pinagbigyan siya ay tagapangasiwa at meron siyang responsibilidad. Mahalaga po ito, mga kapatid. Amen? Because the way we look at prosperity, we have to understand that God, muna-muna, sa aligang prinsipyo, that God is the owner of everything and we are the steward and we have the responsibility. May responsibilidad po tayo sa pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya nga, pag hindi mo naunawaan ito, yung mga pinagkakaloob sa iyo ng Diyos na pupunta sa mga bagay na hindi nakakalupad sa Diyos. Mga bagay na hindi nakakagawa ng mabuti. Mga bagay na hindi po nakakadagdag sa pagunlad ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. So saan napupunta yan? Napupunta lamang sa ating mga pansariling kasiyahan. We have to understand the second principle of biblical stewardship that it requires responsibility. Bilang mga tagapangasiwa, mga kapatid, tayo po ay may responsibilidad sa Diyos at sa Kanyang mga ipinagkaloob sa atin. Tayo po ay tinawag ng Diyos bilang mga tagapangasiwa upang pamahalaan ang Kanyang pagmamayari. At ang responsibilidad po na yun, mga kapatid, ay buong
natin para sa ating kasiyahan at para din naman sa kaluguran ng Diyos. Responsibilidad po natin na maging mahusay tayong tagapamahala. Diba? Nakita natin yung unang binigyan ng 5 talento. Anong ginawa niya? Pinamalakad na ito. Naging mahusay ba siya ang tagapamahala? Amen. Kasi naging 10 yung kanyang talento. Yung pangalawa, binigyan ng 2. Naging mahusay ba siya ang tagapamahala? Amen. Sapagkat bumalik tuloy siya, may 2 pang talento na dala niya. Pero yung pangatlo na binigyan ng 1, ano pong ginawa niya? Kanyang inaho yung talento na yung sa lupa. Amen. Kaya po, anong nangyari sa talento na yun? Hindi siya nag-produce. Alam niyo mga kapatid, nais po ng Diyos na tayo po nag-produce. Ayaw niya na tayo maging idol lamang. Kaya bakit tayo nagtatrabaho? So that we can produce. Ha? Nagtatrabaho tayo para kumita tayo. Then yung kinikita natin, nagagamit natin sa ating mga pangailangan. Okay? Kaya na sila ay nagbubuka ng lupa. When Adam was siya pinalabas na dun sa Garden of Eden, siya po ay nagbuka ng lupa. Nagtanim siya. So that magpuproduce yung kanyang pagpupunggal at pagtatanim ng lupa. We have to produce, mga kapatid. Nagaya po nung binigyan ng 5 talento, binigyan ng 2 talento, kanilang ipinangalakal ito, they produce more para dun sa kanilang kaya yung mga talento natin, kung hindi natin ginagamit niya, wala para din lang din yung talento na binigay mo sa isa na itinabot sa ilalim ng lupa. Lahat po tayo, mga kapatid, sabi ng Biblia na pinagkalooban tayo, lahat tayo, binigyan ng kaloob ng Diyos. Well, yung kaloob ng Diyos ay hindi pare-parehas, but then, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kaloob. And God wants us to produce. Kaya na binigyan tayo ng kaluluwa at sa loob ng iglesia, ang bawat isa sa atin ay meron pong responsibilidad. May responsibility tayo na gamitin yung mga kaluluwa na yun upang sa ngayon sumagana ang kaharian ng Diyos, sumagana ang iglesia ng Diyos. That's why we have to participate. We have to use those talents, yung mga kaluluwa na yun para po sa kaluguran ng Diyos. Amen? Sino ba yung mga talent dito? Lahat tayo may talents, di ba? Kung ang talent mo ay kumanta, then gamitin mo yung mag-produce dapat yung talent mo. Kung ang talent mo ay sumayaw, then kailangan mag-produce yun. At mag-produce yan ng kaluguran para sa ating Panginoon. Pero kung ang talent mo ay lagi bukas ang talent mo, meron mo talent na ganyan. Kasi yung mga talent nila, laging taga-receive lang eh. Hindi mag-produce yun. Diba gaya yung nawag natin kanina, give, and it shall come back to you. Good measure, press down, shake, together on it. Amen? Hindi pwedeng receive lang, kasi hindi nag-produce yung nag-receive. If you want to produce, then you have to invest. You have to invest on those talents. You have to invest on what God has given you. Alam niyo ba mga kapatid, hindi naman kailangan meron tayo na kasi ganito ang thinking natin eh. Kailangan meron ako nun para makapag-produce ako, para makapag-serve ako sa Lord. Hindi po. Kung anong meron binigay sa iyo ang Panginoon, maganda din yan para sa kaluguran ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya niya binigay yan because you have a part, you have a role. Meron kang responsibilidad sa loob ng iglesia ng Panginoon kasi hindi makukumpit yan eh.